nagamitin ng RSG Ignite just to burst him down. Nagpo-fall off kasi yung damage ng isang Lancelot, no? As opposed to like the Karina, the Fanny, the Ling, na kumbaga kahit at any point in the game, as long as, halimbawa, umabot na tayo sa late game, hindi na as evident yung damage nila. But then, yung capability nila to split push is still there. Kaya naman sa side ng RSG Ignite, binan na nila yung Fred Reed. Kumbaga, pinaringgan na nila si Burrito. Burrito. May counter ang Fred Reed. Ban. Yun. Anong Fred Reed no counter? Tanggalin ko lang sa game yan. Hindi na magagamit. Pero, again, I would like to commend RSG Ignite's decision to ban out the Fred Reed. And again, ayun na naman. Sabi ko kanina, pag first pick ka, ang ban mo, Kaja Para. Tapos, pag second pick ka, Funny Joy 1-1. Kumbaga, ano na to eh. Matik na. Dito sa ating... tapos glue pa first. Pinag-uusapan namin ni Joshy Cakes kanina to kung paano nagiging trend to in the past few games that we've had, no? Na Kaja, Faramis, always first ban. Especially kapag blue side kasi ayaw nila na... Kumbaga, ayaw nila na sila yung gagawa ng desisyon. Ano ba yung kailangan natin i-prioritize? Ang dami-daming heroes. Kaya nga. Kaya ngayon, ang prioritize nila ay yung glue. Kasi nga, wala nang counter sa Glue, which is the Faramis. Tapos wala na rin yung Joy na isa sa mga possible counter kay Glue in the laning phase. Ngayon na walang Fred Rin, Valentina Moskov. Baka makakita tayo. Kasi kaya din naman ni Lay Good Kid gamitin yon. Pero na para kasing, hindi, edit ayaw pa rin. Talaga nilang tapos bitawan. Ang impression ko dito for Zol Esports, last pick si Lay Good Kid, Beatrix pa din eh. Pwede. But then, kung ilalast pick si Lay Good Kid dito, pwede siyang iba ng RSG Ignite. Pwede. Kung, sa second phase. Kung parang mape-predict na, parang nagsiset up na naman sila sa Beatrix. Isang Beatrix. Kasi Edith na naman eh. Kumbaga, don't change what isn't broken eh. Ayan na nga! Teka lang, farsa. Tapos, sabi lang kasi ni RTZ dito, parang teka lang ah. Parang kailangan ko pa kasing dumikit pagka dita eh. Ito na lang. Malayo. Gana naman eh. Gumagana yung Kadita. Pero ngayon, para ma-ensure na kaya kong mag-burst down ng kalaban nang walang threat sa akin, edi Farsis na lang. Kasi kapag na. With the feathered airstrike, gano'n na nga. Sabi nga ni Qwerty. And again, Beatrix. Sabi, prior tayo ng Beatrix ni Lay Good Kid, tapos wag na nating i-second phase kasi mababanto for sure. And Zol Esports, with the decision to ban out show ni Perks. Tapos, possible kaya na makakita tayo dito ng Hilda Natalia from RSG Ignite na ban? Possible. Kasi nga, si Diribo yan eh. Kahit ano kayang gamitin yan eh. Kahit hindi tayo sure eh. Baka mamaya mag-Selena yan eh. Magulo tayo. Possibly Estes. Pwede. Kasi binan out yun ng site ng RSG Ignite kanina. Kasi nakita nila yung performance ni Diribo with an SS against TNC. So, ayan, isa sa mga possibility na iban. Kasi, yung Ling, sobrang blue buff dependent. Ngayon, kung magkakaroon sila ng ban na Hilda, probably, hindi magugulo yung Ling. Pero RSG Ignite, mukhang ang plano nila, tanggalin na lang yung magandang matchup against sa Ling. And Zol Esports. Removing that Melissa away para di na makapag-go away. Kasi ayaw na nilang mag-go away itong si... Kosei. Kasi kanina pa siya. Ang kulit mo na eh. Kanina ka pa eh. Parang baka makabawi ka ngayon eh. Oo. Kasi kung one death lang kanina si Lay Good Kid, si Kosei din. Nung game one, no? Nagiging ganun yung decision ng Zol Esports. Ayan. But Diribo... Tama yung parang gusto kong bumawi ng Ruby ko kanina. With that Kufra. So in terms of rumors, paunahan lang talaga ang goal. Paunahan lang to. Pero we have come sa sa oras na or sa panahon na itong Kufra, di mo siya pwedeng i-pick hanggat open yung Ruby. Kasi makakounter yung setup na pwede mong gawin eh. Kapag nag-second skill yung Ruby, pag inikutan, na mawawala yung engage potential ng isang Kufra kasi makakancel. Pero maganda kasi ngayon for a Kufra is that wala nang odd joke you.
Yeah, oo. Isa yun sa mga tinanggal, diba? Kasi hindi na rin natin naririnig yung purple and orange buff kapag sinisimulan ng mga junglers ng kalaban. Tapos, I believe si Coach Renmar, si Coach Reptar, may chinika siya sa atin dyan sa Kufre, na yung added physical and magical defense coming from the bouncing ball, bongga kapag inerno mo with tenacity. Ah, kasi nga naman kapag bumaba ng 40% yung buhay mo, I believe meron kang dagdag na damage reduction from the tenacity. So, gana siya ngayon. Kumbaga, nagiging trend siya ngayon. And for RSG Ignite, dinagdagan nila ngayon or binago nila yung kanina pang nangyayari na teka lang ah. Masyado kasing, ano eh, dun lang sa likod si Kosei eh. Why not magbigay tayo ng hero kay Kosei na mas agresibo? Tapos yung kayang humarap. But then, for the side of Zol Esports, they have two possible counters, no? Knowing that they have... Uy! Gatot! Gatot ka sa jungler? Oh my! Familiar yan. Sa collegiate scene, ginagamit yan. Ay, aba. Explain mo nga sa akin kung paano nagiging effective to. Yung mechanics ng isang gatot ay sobrang centralized sa mga artillery mages. Ay. So dahil yung Pharsis, kapag nag-Feathered Airstrike nakatalon, pwedeng mag-Avatar of the Guardian yung gatot. So easy cancel. Ah, o kumbaga, mamimili ka na lang kung itutuloy mo pa o magpapa-crowd control. Pick your poison. Tapos, di ba may Claude pa. Kapag nag-Blazing Duet papasok BMI, pwedeng itont ng Claude. Ng gatot. Dito ka lang. Kumbaga, okay lang na hindi kita makancel kasi wala akong knock-up. Pero yung the point na hindi ka makakagalaw? Wala. Wala ka na magagawa. Eh, kung na-knockout ka na at kung matutont ka pa, sino bang i-basic attack mo? Di yung gatot na lang. Oh. Eh, for sure, magta-tank build yan. Kasi Demon Slayer. So, ang gusto lang niyang gawin, makuha lahat ng objectives na pwede niyang makuha. Whereas, itong si Irad, baka kills ang gusto. Ay, kumbaga merong distinct na pagkakaiba na naman itong dalawang junglers natin. Kung si Irad, magre-rely siya dun sa early game na kailangan niya makakuha ng kills. Ito namang si Fokmar, sustain lang, kumbaga, kuha lang ako ng objectives. Objective gaming malala. Yun ang gustong patunayan ni Fokmar ngayon. Kasi naggumana sa kanila nung game number 2 eh. So, why change what isn't broken? Kumbaga, ay, kasi nga naman, kanina gamit niya Fredrin. Ah. Eh, di ba may taunt yung Fredrin? Ano pa yung mga hero na may taunt? Gatot. Diba? O Beleric. Diba? Pero mas pinili niya yung kayang abutin ng malayo. Yung and that's Gatot's katsa. Yeah. Kasi halimbawa, mag-BMI papasok na yung Claude, di ba? Eh di pwede niyang talunan din pag binalikan yung BMI. Pero si Doc Rivo, nako ah, masakit. Ang inabot ni D. Rivo doon, it's because of the innate damage talaga ng isang Ling. And alam naman ni Fokmar na kapag lumapit siya doon, ma-anticipate lang siya kasi wala naman siyang supersonic dash eh. Kasi nga, yung parang pinaka-dash ng isang gatot ay yung... Ayan o! Avatar of the Guardian. Gagamitin niya yun, pero makukuha rin ni Ira ng buhay na ito ni Ryle. Tapos biglang flinch poise out lang. Grabe. Kumbaga, pinapakita sa atin ni Irad na, boy, assassin gods to eh. Hindi pinupulikat ang aking mga kamay. Naka-vitamin B1, B6, B12 eh. Alam niya kasi na kung kailan ipapop yung kaniyang Tempest of Blades din. Now, nagkakaharapan and force yung retribution. Medyo napalalim ulit si Ryle. Poke lang coming from RTZ. And because of that, mapipilitang umuwi si Ryle. Kasi, ang sakit nung Feathered Airstrike eh. Ikaw ba naman, bagsakan ka ng ano? Kulay pulang... Oo nga naman. Uy, may pagtalon dito. Siya yata yung mababagsakan. Dalawa laban sa tatlo. Kaso nga lang, Avatar of Guardian palayo. And si Irad, since wala ka na dito, akin na to. Kukunin niya yung turtle, pero ngayon ang side ng RSG Ignite, bakang gusto pa kumuha ng buhay. Sinabunutan ni Edwards, eto si Milk Tea, pero di Rebo, darating naman. Ooh! With the cancellation method na ipapakita, nandyan yung Feathered Airstrike and Irad still going in doon sa may bandang likuran. Kaso Milk Tea, ang naging insurance ni D. Rivo doon. Teka, I got you, Doc. I got you talaga.
Kasi sabi ni Diribo, ah, susubukan mo kong iset ha. Halika ka dito, makulit ka. Tapos may bonus points pa siya. Kasi si RTZ, nahatak niya with that I am offended. Kaya na pa flicker out. Ngayon, nung na-awkward na ng posisyon si RTZ at nakasecure na siya ng mas magandang posisyon, tsaka lang siya nag-feathered airstrike. Ooh, nabanggit mo yung position ha. Kasi RSG Ignite seems to be so much position reliant. Yeah. Kasi this is a Farsa and this is a Kufra na kailangan din niya kumuha ng mga ganyan. Grabe talaga. So, makakancel pa rin niya. At paulit-ulit na mangyayari, pero yung damage na feathered airstrike mukhang di niya na makakayanan pa. Folkmar, may pinitan lumayo. Pero wala pa namang major objective. That's 50 seconds bago mag-respond yung turtle. So pwedeng kalma lang at bawi na lang tayo sa susunod. Nakikita na natin yung potential ng second skill ng isang Ruby to cancel out this Kufra. Mm-hmm. Dalawang beses nang susubukan ng Kufra mag-ultimate. But then because ang ganda ng timing coming from Diribos Ruby, eh nakakancel. Kumbaga, in the late game, probably now binubugbog sila. In the late game, pwede silang mag-rely dun. Nabanggit mo naman yung timing. Yung Zone Esports timing reliant sila. Kailangan nilang makancel ng makancel yung ganito ni Perks kasi sobrang deadly nga. Ngayon mawawala si Diribo. And doon babalik sa sinasabi natin, pag di niya na-timingan, yung animation ng yakap, yeah, siya yung mawawala. Eh. Oh, kasi kapag siya yung nawala, wala nang setup potential itong side ng Zol Esports. Kumbaga kung meron man, eh, dapat naka-ultimate na yung Pharsis kasi yun yung pagre-relyan ni Folkmar for that Avatar of Guardian. Ah, yun ba yung go signal niya na pwede na akong tumalon kasi nakatayo lang yung ano, Farsa. Kaya ngayon, merong contest ba na gagawin ng Zol Esports? Yung taunt nandyan, huhulihin na si Milty, pero ang ganda ng ginagawa niya doon sa may bandang likod na i-counter engage sana, but still yung turtle ay mapupunta sa RSG Ignite. Pinapakita ng RSG Ignite right now yung composure nila at paghahawak nila ng early game advantage. Mm-hmm. Knowing that they have this ling, they have this glue na sobrang nakakainis talaga. 4-0 yung standing natin right now in terms of kills. Tapos yung turtle, dalawa. Kahit sinabi natin kanina na dapat gatot yung hahawak ng most objectives, right now, alam ng kakampi ni Irad kung ano yung kailangan nilang gawin. Kumbaga, kinompensate nila yung hindi na kayang gawin pa ni Irad. Kumbaga, okay Irad, ang gagawin mo lang, mag-retry ka lang. Kami nang bahala sa zone, kami nang bahala sa sustain, tapos binibigyan pa nila ng enough space si Jose. Kasi, ano eh, for Zol Esports, napipilitan silang mag-commit doon sa mga ganong klase. And Folkmar right now, sa yung mahuhuli, talon lang sa may bandang likuran. Hindi na siya maaabot pa, kaya naman Zol Esports medyo nakahinga ng malalim. Teka lang, regroup. Grabe, ito talaga yung potential coming from the side of Zol Esports. Kapag maganda yung timing, pero Diribo, back ka muna with that flicker out. Napilitan siya eh. Grabe si Perks. Parang wala pa siyang tinatalunan na hindi kumukonekta. Oo, kumbaga, nagpapahinga pa lang na, ano eh, yung Zol Esports, nagpapahinga pa lang, humihinga pa lang, tapos nandiyan na naman siya. Parang na, ano eh. Tigilan mo na kami. Tama na yan. Tama na yan, pagod na ako. Kasi grabe yung pinapakita ni Perks dito. He's there at the right place at the right time. Tapos na set up niya yung right people sa mga panahong kailangan nila. Oo, dun sa appropriate time. Diba, appropriate person, appropriate time. Ay, parang destiny yun ah. Grabe. Parang, kumbaga kung ako si Perks, kapag inultihan ako ng Kufra, parang kikiligin na lang ako ka pa eh. Kasi, nandun ka eh. Oh, perfect person perfect on the perfect time. Diba? Pero ngayon, ang perfect time for Zol Esports na simulan na itong turtle na to kasi mukhang ano eh, lamang naman sila sa positionan eh. At wala ding retribution from Irad kasi na-proc yun ni Ryle kanina. Pero mukhang susubukan ng side ng RSG Ignite kumontes pero back na muna kasi alam na nilang nakuha na ng Zol Esports. Trade na lang tayo sa top lane, kuha tayo ng Torre kasi hindi naman natin kayang kunin yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. True. Kaya naman, ano na lang sila, favorable trade, ika nga. Let diba? Go. Mm-mm. Let go, pero let's go. Kasi, etong si Perks, mainit talaga mata nito eh.
kapag wala siyang magawa, parang gusto niya mag-stretching. Kapag pinagtitripan na lang niya, no? Parang kapag, sige na, ang tagal ko maglakad eh. Magsistretching na lang ako. Kulit eh. Sa finish to eh. Diba, mag-cool down naman to eh. Diba? At ngayon, apat na miyembro from Zol Esports. Mukhang maiispatan. At si napakasakit na ni Kose at ni RTZ. Nandito na naman. At si Ira na yung nawawala. Lay good kid. Ito na naman, bumabalik tayo dun sa nangyari sa game number 2 na yung damage na nanggagaling sa Zol Esports. Parang si Lay good kid yung pinakamaraming ambag eh. Kasi nga, si Lay good kid kapag nasa magandang posisyon, masyosyokot ang mga kalaban niya. Kasi sobrang sakit niya. Lahat ng mga skills na dapat niyang patamain tumatang. Runner's apathy. Yung mga ganung skills na parang... Passion. Grabe ah! Hindi pa nga natin nakikita yung ano eh, bomba na gasolina eh. wala pa eh. Oh, yung... Parang mga ano pa lang, wala pang shotgun, yung boosh. Oh, wala pa. Tsaka yung mga Barrett's Rage, di natin nakikita kay Lego. Mas gusto niya talaga yung Nibiru's Passion tsaka yung Renner's Apathy. Pero right now, again, Zol Esports, alam nila kung paano sila mananalo. And RSG Ignite, alam din naman nila kung paano. Right now, tatlo or apat, laban kay Folkmar, sinasalo-salo lang yung damage. And kapag itong point na to, paulit-ulit na nangyari, tumagal yung laban, baka repeat na naman ng game number 2, ha? Tapos kailangan composure na lang, eh. Kumbaga, shot call prowess ang magiging labanan. Kasi kapag nandun na tayo sa mga stages ng game kung saan equal na most of the game, ang gagawin na lang, pagandahan ng decision-making eh. Ay, kumbaga, who has the better decision wins the game. True. Kasi kung sino yung makapag-capitalize nung mga advantage na yon tulad nito, ang yakap ni Perks ay para kay Diribo. Kose right now, sumasama na siya. Yung pagkakamali niya ng game number 2, tinatama na niya. Kasi nga, kanina, nung game number 2, masyado siyang malayo. Pero grabe, hindi pa tapos si Perks. Ayaw talaga magpahinga. Out of guard dyan, isa yung mahuhuli niya. Kaso, masasabunutan siya at mapapa-atras sila. Apat laban sa apat, tig-isa na yung palitan nila. Mapapa-atras ngayon ang sign ng RSG Ignite. And si Lay Good Kid will take the life of Ira down and Folkmar with a crucial retribution to take that Lord away from RSG Ignite. Hindi pa naging ready yung Tempest of Blades ni Irad para dun sa Lord take na yun. But then good news for them, Lord number 1 pa lang. So marami pa silang opportunities to be able to defend this. And again, kung titignan natin yung late game scaling composition ng RSG Ignite, kayang-kaya nilang makipagbakbakan in terms of late game because of that cloth. Nako ah, late game ang patutunguhan ng dalawang koponan. 10 minutes and 48 seconds onto the clock and yung kalamangan, eh, onto the gold hawak ng RSG Ignite, pero ngayon yung control kasi hawak ng Zol Esports eh. Kasi nga, sila'y nakakuha ng Lord. Tapos, right now, yung early game advantage na nagmumula sa RSG Ignite, unti-unti nang binabawi ng Zol kasi alam nila na panahon na. Panahon na para mag-fight back tayo, panahon na para bumira rin tayo. Ay, teka lang ha, bumabalik tayo dun sa same story. Panibagong pahina, pero parehas na istorya ang gusto ipakita ng Zol Esports. Paabutin kaya natin to ng 20 minutes. Kasi kanina 20 minutes nanalo tayo. Nung 19 minutes, hindi pa tayo nanalo. Hindi kaya eh. So ngayon, baka mga 20 minutes. Kasi... Gusto mo 21 para sure na sure. Eh? Para wala na. Kasi kanina 19, dun pa sa kabila eh. Di, kapag 21, baka sa atin na yun. Sa bagay, kasi kapag yung 19, 20, 21, ang average nun, 20. Ang galing ah. Quick math. Diba? Kumbaga, stick tayo dun sa lakas natin. Kailangan na nating ilabas yun ng paulit-ulit. At kung meron mang bago, ilalabas ulit natin. Kasi nga, ang gusto talaga nating gawin dito sa MDL Philippines Season 1 ay unti-unting ilabas ng mga teams na to ang kanilang lakas. At sinusubukan nating makita yun right now as these teams continue to develop before our very own eyes. Mm-hmm. Kumbaga yung in-game adjustments, yung drafts, everything, pinapakita natin sa kanila. Oo, lahat eh. Diba nagpo-fall into place at tayo'y babalik dito sa ating laban
RSG Ignite versus Zol Esports. Nagmamarcha pa at rumarampa ang Lord dito sa bot side. Meanwhile, itong ceiling ay nandito nga sa top. Ito yung sinasabi natin kanina na naglalak in terms of the Lancelot. Kasi yung Ling ni Irad, pwede niyang gawin yan. Tapos tatalon-talon lang siya sa pader. Oh, oh. Whereas yung Lancelot, kailangan niyang mag-dash ng mag-dash. Kailangan niyang maglakad eh. Eh, papaano siya makakapag-dash din kung wala na siyang mga jungle. Wala na mga jungle minions. And ngayon na medyo mas maganda yung kayang i-provide ng Ling when it comes to that, RSG Ignite is somewhat holding to that advantage. Pero lima. Teko, nililima si Irad. May plano. Mukhang hindi pa yata niya alam na lima na ako ang nasa side niya. Uy, Libre's Passion and Tempest of Blades. Papapwersa at makakatakas. Ngayon, may signal ang Zol Esports na, teka, wala nang ulti to. I believe that's a 20-second cooldown, so may window tayo para pumalag in 20 seconds. At pinapakita talaga ni Irad no, na alam niya kung paano i-navigate yung mga games na medyo on the losing side sila sa mga ganitong stages. Kasi alam niya kung ano yung mga dapat niyang gawin as an assassin. Nabanggit mo, navigate. Eh, si the coach ng RSG Ignite? Si Coach Navi. Tinuro ni Coach Navi sa kanila yung gagawin. No, tignan mo, si Milk Tea, sinusubukan mag-death dun sa lane na sinashove nitong si Irad. Oo, oh, kumbaga, eto alam ko na yun. Kanina mo pag ginawa yan eh. May Feathered Airstrike at si Diripo, yung pang-cancel nila doon sa yakap, eh mawawala na rin naman. Perks, medyo mali lang yung pagkakalatag ng kanyang Tyrant's Rage. Kaya naman, ang RSG Ignite medyo, teka, wala tayong setup. Baka pwedeng kumalma-kalma. Kalma mo lang, chillings muna. Kasi medyo malulugi tayo kung magpupwersa tayo dito ng setup knowing that complete ang side ng RSG Ignite. But then, sinusubukan ng RSG Ignite na buksan itong mid lane because this will give them more space. Pero sabi ng Zol, hindi. Wag. Ay, teka, bumabalik tayo dun sa keys to victory ni Ingan, ha? Box and one offense na ginagawa ng RSG Ignite. Yung apat, magkakasama lang, tapos si Irad, siya yung humihiwalay. Tapos kunwari, mid lane ang gusto ng RSG Ignite, pero ang talagang gagawin, yung si Irad si kukuha ng bot. Oo. Kaya ayun pala ibig sabihin ng box and one. Pero Tyrant's Rage into Diripo! Libre's Passion nandiyan na naman from Lakewood Kid. Kaso yung Kinopia na Feathered Airstrike ang makakakuha sa buhay ni Kosei. Hindi pa tapos kasi si Fokmar at si Edwards nag-aharapan, pero si Irad trabaho lang. Pero si Diribo dito ang kukuha ng responsibilidad na pigilan. Etong si Irad na gawin ang kanyang kagustuhan, pero basag na yung inhibitor turret. And well, in fact, sila pa yung unang nakabasag ng inhibitor turret. Ang ganda ng pinapakita ni Irad knowing that kukunin na ng Zol Esports yung Lord at this point in time. Eh. Oh, oh. Kumbaga, sure na tayo na sila na yung makakasecure ng Lord. So sabi ni Irad, dito na lang ako sa bot kasi wala namang rumeres po eh. Kumbaga, walang nakatingin sa akin eh. Kumbaga, ay teka, hihirap na talaga kunin yan. Diba? Kaya gagawin ko na lang siguro dito, might as well get an inhibitor turret at successful siya doon at the cost of his life. Pero kung paulit-ulit na madidepensahan ng RSG Ignite knowing na yung clear wave potential nila ang taas din ha, It's Kosei and RTZ, Feathered Airstrike tsaka Blazing Duet. Kapag nagsama pa yung Feathered Airstrike at Blazing Duet, sobrang enough na yon para i-ensure na sila yung makakakuha ng wave. Tapos, ang gagawin nitong si Irad, split push na lang. Kaya hindi na niya kailangan masyadong alalayan yung mga kakampi niya. Ah, kumbaga, alam nyo na to guys. Matagal na natin ginagawa to eh. And eto ha, kahapon for RSG Ignite, nakita natin din yung pagbawi nila, yung funny niya na nanggaling sa likod. So pwedeng ganun din yung gawin ng isang Ling na, kasi may kakayahan din siyang gawin yun eh. Ngayon, basag na yung bandang itaas. Sinusubukan pa lang pala. Pero may out of gadget. Ako nahuli si RTC. Mapapurse na nalang bigla. And hindi Diribo ang makakakuha ng kill na yon. Lima pa rin ang buhay on the side of RSG or Zol Esports. Pero tumatower lang. At ang kauna-unahang panalo ng Zol ay makukuha nila against RSG Ignite. Grabe yung Zol Esports at talagang excited sila. Because this is their first series win of MDL Philippines Season 1. Pinapakita nila na hindi pa tapos ang laban at nagsisimula pa lang silang ilabas ang kanilang lakas. Ito na, sa wakas, Zol Esports. Ang ganda nung, ito yung nabanggit natin na panggulat yung Gatot Katsapik eh. And yung
yung concept na sinabi mo kanina na it's against artillery mages, biglang pinakita ni Folkmar nung dulo. Eto yun eh. Auntie, chinichika mo sa akin ha. Ayan talaga yung plano ko. Ayan talaga yan. Para lang pretty ka lang, sasabing gagawin ko talaga. Gagawin ko na. Ipapakita ko sa kanila yung sinabi mo na kapag itong Parsa nagstay, ay akin yan. Avatar of the Guardian yan. And sobrang, ano din eh, sobrang saya din ng mga players doon sa player cam. Nakita, iba eh, first time namin to makikita ng winning moment eh. Grabe. Si Milk Tea yata yung nasa harap, oo, no? Oo, tumalun-talun. Kasi naman first series win, tapos 3 games pa. If babalikan natin yung naging performance nila nung Monday, almost na rin eh. Ay, oo, yung sa side ng TNZ Zol naman, di ba? 3 games yon, muntik-munti ka na, pero nakakabawi yung TNC. Right now, Zol Esports, yung puso na hindi natin masyadong, oh, mas big thing for TNC last time, sila naman ngayon yung nagpalabas at nagpamalas ng lakas. Pinapakita ng Zol Esports na 2 weeks into the competition, we're still in. You can't just count us out kasi ang tagal pa natin. Oo, mahaba-haba pa tayong magsasama eh. Week 2 pa lang to, akala nyo mga final weeks na? Hindi. Akala rin namin eh. Akala din namin dami nang pinapakita ng mga players eh. Partida pa, ano to ah, parang wala pa naman silang gustong patunayan. Oo. Pero talagang gusto talaga nilang patunayan na kaya pa nilang ilabas ang kanilang lakas. Kaya naman, Ingan, ilabas mo na ang iyong Inganalysis. Maraming salamat, Auntie Inara, pati Joshy Cakes. At samahan niyo ako sa pag-analyze ng game na nga to sa ating Inganalysis. Katulad ng pagpaparamdam ng bagong hero or nagdag-debut na hero na si Gatot Katcha, nagpaparamdam na muli ang Zol Esports with their first series win. Ang ganda nga din ng concept na ginawa ng Zol, sabi nga ni Auntie Anara, na sige, nakuha niyo yung Farsa, nakuha niyo yung Claude, i-disable namin yan with the Avatar of the Guardian ng isang Gatot Katcha. And tama rin doon si Joshy Cakes na medyo nakikita na natin ang mga personalities or priorities ng bawat jungler ng dalawang kupunan. For the side of RSG, Irad, mas gusto yata yung split pushes and those isolated kills picking up an assassin. And for the side of Zol, si Folkmar naman, mas gusto objective takedowns. More on the macro plays, more of team-centric plays with that Gatot Katcha to act as a front for Zol Esports. And at the same time, parang siya yung nagiging last effort na pag binibigwasan na kami ng Farsa, sige, tatalo na ako, ito, ika-cancel ko to para mabawi pa natin yung clash or mapaikot yung laro. Matatandaan natin, first 5-6 minutes ng game, RSG was in full control. Umabot pa nga yung point na 4-0 ang ating game number 1 in favor of RSG. Pero nung moment na naramdaman na ng Zol Esports na, teka, parang sumasakit na ata si Lay Good Kid. Parang sumasakit na ata yung Beatrix. Kaya na natin pumalag sa Lord Dance na kahit mauna pa si Perks with his Kufra na na-activate rin nung game number 3, nandito rin naman si Diribo. Nagpaparamdam, sinasabi na nandito ako to cancel out any Tyrant's Rage or Revenge with that Don't Run Wolf King. And tignan naman natin kung sino ang MVP for game number 3. For the side of Zol Esports, back-to-back MVPs for Lay Good Kid with the same hero. Hindi na naman siya namatay. Actually, game number 2, isang beses lang siya namatay. But game number 3, mas pinakita niya ang lakas. Hindi siya namatay. Naramdaman siya kaagad. Medyo mid-game, napaikot niya yung laro. And with his damage, mas nagkaroon ng kumpiyansa ang Zol Esports na mag-take control of the wheel. Sige, kukunin na namin lahat ng objectives, lahat ng Lord, lahat ng pwede niyong makuha, kukunin na namin dahil we have the capabilities to dish out the damage na kahit makunat kayo, kahit may glue kayo, ikakayanin namin kayo. And going back to game number 3 highlights, matatandaan natin na RSG was in full control, getting the first blood again. According to our stats, sila ang first blood kings when it comes to our teams. Nangunguna sila sa ating serye ngayon. At the same time, RSG, ang daming initiations sa ginawa ni Perks. Kahit naka-cancel siya from time to time ni Doc Rebo with the Don't Run Wolf King, eh the damage was just there, especially since Ling pa ang kanilang jungler compared to a Gatot Katcha na more of an objective role. Eh talagang maiintindihan natin why RSG
was aggressive. And this is one of the most turning points of the game. Zol Esports playing as a team. Alam nila na masakit na si Lay Good Kid. Kaya naman, kukunin na natin yung Lord. Pero si Lay Good Kid, sabi niya, kukunin ko din si Irad para mas mapa-extend pa natin ang momentum and the lead. And actually, nakakagulat na ang aga natapos ng laro na to considering the past few games na nilaro ng Zol. But right now, naramdaman na natin ang isa sa mga teams na hindi pa nananalo last week, but right now pinakita nila na they are a threat. Individually magaling sila, but right now as a team mas magaling sila. And there you have it, Zol Esports with their very first series win against RSG Ignite na medyo nagkaroon ng momentum from last games, from yesterday's games. At para naman sa ating remaining games of the day, magbabalik tayo, kaya stay tuned.